sa kabundukan ng Sierra Madre. Isang hari ang ilang daang taon nang kinikilala ng isang komunidad. Dito, malaya siyang namumuno sa kanyang malawak na kaharian. Sa mga ilog, lawa, at maging sa kagubatan. Sa ating 15th year anniversary sa Born to be Wild, we would like to give the crown or the spotlight sa ating king of the reptiles, itong Philippine freshwater crocodile o yung Bukarot. Dito sa Northern Sierra Madre Natural Park, San Mariano, Isabela, ito na lang natitira sa pinaka-critical habitat ng ating critically endangered na Bukarot o yung Philippine freshwater crocodiles. Hindi biro yung pag-akyat dito, no? Parang hindi ito ubra sa mga ordinaryong sasakyan. Dapat talaga 6x6 na truck ang gagamitin mo. And minsan, kahit ito mga dambuhalang sasakyan na ito, nababalaho pa ito, no? Ito lang natin malambot, eh. We needed yung mga experts para maspatan natin itong Philippine crocodiles na ito. Conduct kami ng maraming survey sa buong Region 2, including Cordillera Region. At doon namin nakita na dito lang pala, sa Isabela, ay mayroon pang natitirang mga individual ng Philippine crocodile. So lumabas na si Haring Araw, and this is the time where we're expecting a high chance that the kings will come out of their habitat and magbask sila dun sa mga areas na mas magiging visual sa amin. Maya-maya pa. Meron din silang mga, you know, mga expression. Ito, nakita namin na parang humihigap pa. Tapos, you know, nagbi-blink-blink yung mata. So, itong particular na naspatan namin na crocodile na juvenile na akala mo naglumalangoy-langoy lang. Kaya pala nagsusurvey na pala siya. At nung may nakita siyang pagkain niya, nakafocus na siya, no? Kumbaga na-zero in niya na yung kanyang prey at bigla niyang sinunggaban itong pagkain. For that day, this juvenile crocodile has survived. So hanggang sa gabi, yung team namin dinocument yung mga crocodile. The smaller the eyes, ito yung mga juvenile. Pero pag makakita ka ng malajolen na eye shine, ibig sabihin, yan na. Yan na si Mama Croc. Itong Mabuhaya Foundation, as part of their, you know, conservation, they tag them. Dito nila malalaman kung ilan na yung mga nakita nila, and they do this by catch and release. Pagkahuli nila, itatag nila, disinfect nila yung mga areas kung saan nila tinanggalan ng scutes, and then they release these juveniles.
yung mga indigenous people doon sa lugar na yun, these are the Agta tribe, tong Philippine freshwater crocodile. Hari kong ituring ng mga indigenous people ng San Mariano, Isabela. Isa na dyan si Tatay Marshall. Awan, alangan na kalaban mo iso na, naungit-ngit. Siyempre, nung pasak kami iso na, patay na kami. Pakita mi iso na, glisi kami ng kasta, alangan mit kasentro mi iso na. Siyempre, kumagati dyan. Glisi kami ng kasta, tapos agbato kami mit lang dyan, surungan. Baling nga kasi ay dagi dyan na kilme. Ibagbagamit dagi dyan na kilme, nga hanya nga pakialaman na kita, kunada. Siyempre, tinulad mi mitin, nga hanya nga mabaling nga saktam ti kasta na ito, ayop. Habang nagpapahinga yung aming team, eh dumating yung agta na si Bekong. Yung Bernal, dahil ko na dyan, buhaya ko. Dakilan, nakita. Dahil, surong. Dahil, surong. Dito pa lang, dyan. May, meron naman da, meron daw siya nakita. Ngayon, titinan natin kung nandiyan nga ba. Sana maabutan pa natin. Nagbibilad daw eh. Mali eh. May something. May nakita kaming nylon na nakaipit dun sa bibig niya. Ibig sabihin, may nangyari sa kanya na hindi maganda. This can be an obstruction and cause death later on pagka nagkaroon ng injury sa loob ng abdomen niya. So, dahil naramdaman ng Haring Bukarot na parang may threat na sa kanyang paligid, bigla na lang itong bumelo at lumusong doon sa tubig, papunta doon sa mga batuan. So ito yung straw na medyo malaki-laki din. Tama-tama, kung ito ipinantali sa maliit na baboy, ayun. Kailangan talagang hulihin si Croc upang tanggalin ito. Kasi kung ano yan, hindi yan matutunaw, nakasabit sa ngipin. Oh. So nag-set up ang grupo ng mga traps, mga camera trap para ma-record natin if ever may mahuli doon sa trap, eh, makikita natin kung anong nangyari. Meron siyang bait na chicken. Pag once na kinuha niya yung bait, ito madedetect siya. Itong rubber, siya na yung magpahila upang mahigpitan. May nakita silang isang adult na nagbabas din. And para malaman kung ito dun yung same crocodile na hinahanap namin, nagpalipad ang aming team ng drone. Nakaramdam ng disturbance itong Bukarot, dali-dali itong bumilikwas at nagtago na dun sa mga batuhan.